Tila nabunutan daw ng kinik yung mga kaanak ng mga napatay sa timon ng Quezon nitong Enero. Nang yan ay kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI na rub out yung nangyari. Pero hindi nabura ang kanilang hinanakit sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Nakatutok si John Consulta. Nabuhay at daw ng loob ang mga kaanak ng mga napatay sa engkwentro sa Timon ng Quezon matapos isapubliko ang resulta ng investigasyon ng NBI. 2 buwan na kasi ang nakalipas matapos maganap ang madugong insidente kung saan 13 ang napatay. Gumaang yung pakiramdam ko na dati araw-araw iniintay ko kung ano ang magiging report ng presidente. So sa nangyari ito, nakasilip ako ng pag-asa. Kahit matagal bago lumabas yung result, kahit papano gumagawa pa din sila ng way para ma-pursue yung case. Pero himutok ng mga kaanak, bakit pati raw ang kanilang mga mahal sa buhay na damay kung ang ugat ng lahat ay away sa wedding. Ang negosyong security agency lang daw ang tanging dahilan kung bakit magkasama sina Police Superintendent Alfred Consimino, Paul Q. Hilag at si Vic Siman. Si Vic Siman ang sinasabi sa DOJ report na kalaban nila Superintendent Hansel Marantan sa wedding. Si Marantan ang nag-iisang sugatan sa panig ng otoridad matapos ang engkwentro. Si Vic Siman lang pala ang target. Bakit kailangan magsakripisyo ang 12 kasama na hindi ka naman sigurado na yun ay tao talaga ni Siman? Ganon-ganon na lang ba yun? Mga kuting lang ba to na pwede mo na lamang pabayaan pagkatapos mapatay ang ama? Kay Colonel Marantan, sabi ko nga po, I have to forgive you, but he has to be accountable. So sana tama na po, huwag na po siyang mag-isip ng paano pang dedepensa kung talagang nagkasala siya. Aminin na lang. Sa pahayag na pinadala ni Superintendent Hansel Marantan sa GMA News, naninindigan daw siyang walang rub out na naganap. Tinupad lang daw nila ang kanilang tungkulin at handa raw siyang depensahan ang kanyang sarili sa korte na siyang tamang forum para harapin ang mga akusasyon. Agad naman daw tatanima ang Philippine Army para alamin ang criminal, administrative at civil liability ng kawal nilang nakasama sa Copland Armado. Handa rin makipagtulungan ng PNP sa oras na maisampa na ang kasong multiple murder at iba pang asunto laban sa 22 tauhan na sangkot sa engkwentro sa Timonan. Kung base sa investigation nila meron silang nakitang dahilan para indict yung aming mga personnel. Susuportahan natin. Pero si Senator Ping Lacson na dating PNP chief, hindi naniniwala ang rub out ang nangyari sa Timonan. Seriously wounded daw kasi si Superintendent Hansel Marantan matapos ang enkwentro. Nag-aalala ang senador na makademoralize sa pulisya ang nangyari. Medyo seryoso naman yung wounds niya, hindi naman to grazing wound. So, at saka nag-match naman yung ballistics do sa nung slug do sa baril nung nasa loob ng sasakyan. I wouldn't buy the idea na rub out ito. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.